Hello guys, I'm sharing ideas about repair ng EBR. So basic lang yan, pinakamadali. Pero may basic troubleshooting nito na kailangan alam din ng bawat nagre-repair sa mga hindi man technician. Yung mga ginagawa nila kasi pinapalitan ng fuse. Ngayon, papakita ko sa inyo anong difference ng fuse na sira. Okay? Ayan. So, ang ano nito, ang problem nito ay busted yung fuse. Kung mapapansin nyo siya, itim siya or may sunog. So, may difference yan sa hindi itim na puto lang yung fuse or may sunog na matagal bago na sunog, bago na putol. So, ibig sabihin, shorted kapag may sunog. Kapag putol, maring nabigla lang o nag-high voltage, kaya pumutok yung fuse. Or parang bigla mo siyang na-short. Pero pag nag-short siya with resistance, so ganito yung nangyayari. Mayroon siyang sunog. Mapansin nyo madilaw siya. Yan, medyo may dark, may sunog. So, yung reason yan, hindi nyo agad, huwag nyo agad papalitan ng fuse kapag may sunog. So, kailangan nyo siyang buksan muna. Baka kasi shorted sa loob. Para iwas sa putukuli ng fuse. Ganun lang yung gagawin nyo guys. Tapos, or siyempre, baka naman yung sinasaksak natin yung shorted. Kaya siya nasunog. Yan yung susceptibilities. Hindi basta palit ng fuse kasi minsan, mahal din yung fuse. O kaya, lalong nasisira kapag may sunog. Kung puto lang, pwede yon. So, buksan nyo lagi yung EBR. So, check nyo sa loob. Baka naman siya ay may dumikit. Magaya nyan. Kasi may na-repair akong ganun na sinalpakan ng fuse. So, yun pala yung pinaka-EBR niya sa loob. Ay may nag-shorted. Especially yung dito sa saksakan ng yan, sa 220 output. So, sinaksakan niya ng fuse, tapos pumutok, tapos huling saksak ng fuse, hindi pumutok. Yun yung naging issue. May power siya. Pero nung dinala dito, sabi nga niya, pinatanong niya daw niya fuse. Tapos sinaksak ko, may power nga naman. The problem lang, yung dito pala. Yan. So, sira pala siya. Connected yung positive at negative. So, napakadelikado niya. Kasi sabi nung customer is may ground daw, pero may power na siya. Yun yung isang reason na kaya siya nag-ground. Yan. Kasi ito nasisira minsan. Kapag sinalpakan natin itong butas na ito, nung mga yung may malalapad ang dulo na kabilaan, kagaya nito, hindi pala, inunod natin yung ilaw. So, may mga adapter kasi na yung kabilang pang saksak ay malapad. Yung ganito. Yan guys. Yung meron kasi adapter na malapad yung ganito at yung isa maliit. So may purpose yung bakit malapad yung isa. Minsan pag sinalpak niya kasi dito, natin dito, nasisira siya, natatanggal, umaangat. So yun yung pinakatitingnan nyo. Kailangan nyo siyang i-open para din ma-check kung may short to ground. Kasi 220 yun. Kapag may short to ground yun, matik, mag-ground kayo, 220 yun. Medyo matas-taas na bultahe. Yeah, check nyo rin. Tapos may pyesa rin kasi dito sa loob. So yan, may relay siya. Yan. Pwede nyo yan i-check. Basic lang naman ito eh. Yan. Kagaya niya, wala naman short eh. So, palitan lang natin siya ng fuse. Yung possibilities na kaya wala naman, walang shorted bang. I mean, wala na, maayos naman yung connection line natin sa loob. Hindi naman, ayun, tanggal po siya. So, nabuksan na rin pala ito, nabuksan na. So, binuksan na natin siguro ng may-ari. Ayun, so kaya dinala sa atin. Kagaya nito, ayan, natanggal siya. So, binata ko lang siya ng kaunti, ah. Natanggal siya. Kasi napansin ko, medyo, ano na rin yung mga tornilyo, ha? Siguro nabuksan niya. Nag-try ng basic. Ayan, kagaya niya, natatanggal, hindi naglalak. Ayan, naglalak. So, may lock naman ito kung natatanggal siya.
Or, pwede nyo siyang i-tester. Tester nyo yung sa buzzer sound lang. Tester nyo yung out connection. Yan, ito. Ito guys, kapag nag-buzzer sound dyan, yan. So, i-on natin. Naka-on na ba siya? Yan, naka-on siya guys. Yan. Naka-on siya. Ibig sabihin, pag nag-buzzer yan, shorted yan. Yan. Ang dalawa na yan. Kasi connected naman lahat yan eh. Itong tatlo. Sa 220. So, hindi siya nag-buzzer. Either yung sinaksak, yun ang shorted. Kaya siya nag-sunog. May smoke. Yung ating fuse. So, palitan lang natin. Ito ay 250 volts. 5 ampere. Okay, kuha lang tayo ng fuse. Tayo ng 5 ampere sa pinakadulo, 2 ampere, tapos salpakan natin. Yan. Saka ngayon natin isaksak, tingnan natin kung puputok. Kapag pumutok, may sira dito sa kanyang maliit na may pyesa na to, na may board, may PCB board. Pero hindi naman yung basta-basta nasisira eh. So, check natin yung connection. Ito. Buzzer sound ulit tayo sa tester. Baka naman ito yung shorted. So, hindi naman. Hindi naman siya shorted. Saksak natin. Ano natin kung iilaw o puputok. Ayan, hindi siya pumutok guys, pero umilaw siya. Pansin niyo yung lights. Ayan. Ayan. So, yun lang yung isang problem. So, bagamat basic sa sasabihin ng mga nagre-repair is o mga customer natin or mga medyo may alam, medyo lang. Pero hindi naman technician. So, sasabihin na madali lang at fuse-fuse lang. So, hindi po siya ganon. Dapat alam din natin yung kung ano yung klase ng fuse na dalawang klase, kung burn out or cut lang, open lang, yung puto lang siya na walang sunog. So may difference po yun. Pag may sunog, meaning kumain pa siya ng amperahe o ng resistance bago siya naputol. So yun yung titingnan niya. Either hindi man dito ang shorted or dun sa sinasaksak natin mga appliances. So, ganun lang po yung gagawin nyo, guys. So, ayan. Yun lang yung sharing ideas ko about sa ABR. Basic lang po yan. Alam na ito ng mga magagaling yung mag-repair. Mga technician. Ito ay para lang sa ating mga customer na nasa bahay lang. In case na i-try nila. Ayan, ganun lang po yun. Check nyo yung pinaka-basic steps. Hindi yung saksak ng saksak po. Or pala yun ang itry natin isang saksak. Pumutok uli, ganun, sunog uli. Huwag na natin ulitin. Kaya tulit-ulitin natin yung ganun lang yan. Putok lang natin. So, ayan. Hanggang dito na lang aking sharing experience. Hanggang sa uli. Bye-bye!